Hello po mga Kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Dan. So ngayon po ay muli po nating makakasama si Dan para po bumalik sa clinic, sa kanyang doktor para po makapag-consult kung pwede na po matanggal ang stainless niya. So magpapa-x-ray po tayo ngayon and tara po, sundin na po natin sila. Ayan mga Kalingap, nandito po kami ni Dan. So waiting po kami kay Doc, buti na lang nandito po si Doc. So Dan, ano nararamdaman mo? Kinakabahan ka? Ano, ba't ka kinakabahan? Wala po, kasi halos 2 years na po ngayon na naman lang makakapag-protect. Kinakabahan na medyo excited. Pina-examine yan, hindi? Matagal na po. So ngayon po hindi. Pina-examine, ha? Tapos po pwede na natin i-set yan para tanggalin. Okay. Dalit man lang yan. Huwag mo nang hintayin yung report. Titignan natin. Ito po mga Kalingap, nandito po tayo ngayon para magpa-x-ray na po si Dan para malaman natin kung pwede nang tanggalin. So babalik ulit kami doon kay Doc. So magpapa-x-ray muna kami. Sa loob na po si Dan para i-x-ray ng mga Kalingap. Sana po ay maging okay na po ang resulta. Sana pwede nang tanggalin para matupad natin ang kahilingan nila. So bawal tayong pumasok, dito lang tayo. Dito lang tayo sa waiting area. Ayan, tapos na po ang x-ray ni Dan. So ano feeling mo Dan? Tingin mo okay na? Pwede nang tanggalin? Siguro po okay. Masaya ka naman na medyo kinakabahan. Pero sabi ni Doc kanina, di ba parang okay naman na? Kasi 2 years na din. So ano na lang aantayin natin ngayon? Yung result? Schedule din po sabi. Schedule kay Doc. So malapit na po matupad. Sana pwede na. And meron din ako aabot sa'yo mamaya din. Dala mo yung ipon natin? So magkano na ipon natin? 8K. Hindi nyo yung nagastos? Bakit? Pwede nyo naman galawin yun eh. Pag ano, kailangan nyo. Pero hindi nyo talaga ginagalaw. Para sa'yo talaga. Okay? Dadagdagan natin mamaya yan. Dan, yung ano mo pala, yung sakit mo na ano, na TB, ano, kamusta naman? Okay naman po, pang 2 weeks ko na ngayon, uminom ng gamot. Tuloy-tuloy naman. Okay. Hindi ka naman nawawala ng gamot. Wala pong pali. May ano ka pa, may pamasahe ka pa? Meron po. Pupunta sa barangay? Po. Papunta sa barangay? Di ba sa barangay iniingi yung gamot? Opo. Meron pa naman? Meron pa naman po. Okay. So. Gusto mong pagkakas? Pwede mo ba? Makakasagabal kasi. Kasi bukas na, patanggalin yung bisay. Sumuha ko lang ng tagal. Ano sabi ko, dapat ilang months lang. 4 months. Ang mangyari kasi, halos nakapasok na yung stainless doon sa loob mismo ng buto. Kaya mangyayari niya magkakalipot ako. Imbis sa maliit lang ang sugat dito. Nakakaba. Talagang dapat tanggalin yung kasi na lang dito. Kasi kapag saan, bumabawas ako ng konting buto mo dito. So, para masungkit ko ito, nasa loob sa buto. Nakapaon na. Ito yung buto mo eh. Yan. Yan, papasok ko siya. Ngayon, bubuksan ko yan. Parang patutok ko. Wala ko nga yun. Kung nga parang mahihila, bubukas tayo ng mga kasi magpapaan yung pinagkakit ng hospital.
test mo natin for RCO. Pero dapat tunog ko kasi general anesthesia. So, kung kaya mong sisidate ka lang, tapos sisidate ako inawain ko, kung kaya mo, hindi ka naman. General kami, pero nasa IT. Patutulong din ka sa IT. Hindi ka tulad natin mga tayo mga try natin. Pero general anesthesia ko kasi pagtulong sa'yo talaga. Tapos, matcher up na lang ako sa area. At kaya mo. Pero may anesthesia ko. So, tingnan kami. Ako, so, saan gagawin yun, Doc, yung operation? Sa provincial, Doc? So, Doc, magkano po kaya yung estimate niyo na overall na pagagastos? Hindi, kasi ang pagtagdan natin dito sa akin kasi mga 75 ay kailangan ka. 75 na ako. Pero siyempre kasi kung general yan, kasi right, magkano po ang siguro ang muntin ka ng mga 20 sa dalawang doktor. Ay, yung doktor niya. Pero yung hospital, hindi ko alam kung isa. Ang labas mo po yung hospital doon? So, hindi natin alam kung kaya yung hospital. Kasi rest na din dati. Dati pwede rin sa nanti. Kasi 15 sa akin yun. Yung sa status at saka yun sa amin na yun. Ay ngayon kasi, may anesthesyo na din. Hindi ko alam. Kaya nga siguro, magsingin mo gawin kami na yun. Kasi hindi siya po pwede tumaas sa akin. Kasi sabihin natin mag-10 ako. Hanggang 10 lang siya. Hindi siya po pwede mag-10. Kasi pag GA, usually, alam mo naman mataas siya. Kaya kung baga sa'yo, hindi ako tataas sa'yo. Hanggang 10 lang ako. Para mag-10 lang siya. Hindi siya po pwede mag-10. Pero nag-in ako. 20 yung hospital, hindi ko alam. Actually, 24 hours lang naman tayo. Magkano yung more than 5,000 daw, abutin po kaya? 24 hours po kandito. Hindi naman po. So, ano Doc, siguro estimate natin is 25K budget? Lahat 25 lahat. Up to 30. Kasi ikaw rin na lang eh, kung medyo nahihigo after 24 hours, hindi ka naman pwedeng dumaba. Opo. So, dadagdag yun. Kaya mga isang ganda-ganda tayo. May feel health ka? May feel health? Hello ka? Covered ka pa ako sa ako. Ano mo na 19 years old? Di papa. Single ka ba? So pwede po yan. Kasi 19 ka pa lang ang 21. Okay. So, Doc, kailan po i-schedule? Kayo po. Kailan po? Pwede. Ikaw, kailan mo gusto? Basta ko. Thursday. Kasi Wednesday. Friday, Doc. Sumusunod kita. Gusto mo, hindi ako na. Gusto mo bukas? Bukas? Gusto mo bukas? Okay, next week, Tuesday. Next week, Tuesday po. Pupunta na lang po kami dito, no? Okay. Tapos yung Tuesday po, operation na rin po agad na yan? Pari hospital, Doc, paano po kami makakahanap? Or kayo na po ang makakahanap? Hindi, kasi dalawa lang naman na doctor or yun lang natin. Ah, okay. Yun. O, saan mo gusto? Ang gusto mo may pareho naman. Ang yun na nandi kasi maganda ang ano, medyo pricey po. Pricey. Dahil doktor, ito nasa ito. Pero kita mo nasa world ka lang. Pero hindi naman kasulat ng sa probinsya na marami. Pero ang problema ko doon, yung isang nagpapa-schedule. Opera ko sa patirang. Empleyado na yun ang hospital. Hindi makakuha ng puno ang daw.
Kaya kung baga sa ano, dito nga, magpapareserve. Magpareserve na ito sa Diyos. So, kailangan po namin pumunta sa hospital? Oo, kasi kung baga sa ano, pupunta kayo doon, para at least makapunta kayo. Kung ano, pero next week pa naman. Kung baga sa ano, nasa iyo na yun. So, pwede kasi meeting na po. Na ano, baka next week pa, wala ka mga wala. Sino nagkarang dumami lang daw. Itong sa Holy Week, holiday. So, Dok, pwede naman po same day ng pagpunta namin dito, doon din lang din po pumunta sa hospital. Basta, ano, basta, bukas ano, dapat in-house mo lang. Hindi ko pa ba? So, gagawa tayo na mga 1 o'clock. Dapat ang almusal mo mga 5 or 6 o'clock. Dapat at least in-house mo lang. Ano ang gawin natin ng umaga? Talagang papasin. Okay. Kasi gugutumin ka na yun. Kasi ang dalil before, nag-meeting ka na. May sweat ko pa na. Ganun, dapat 8 hours. Kasi let's say, gawin natin ng 8 o'clock ng umaga. Dapat 12, 9. Wala na siya pinahit, ha? Sige, Dok. Pwede po mga around 1 p.m. Kung 1 p.m., dapat mga 5 or 6 ka ng umaga, huling kumain, huling uminom. Wala? Kasi 8 hours. Okay, Dok. Ganun lang naman. Basta pupunta kayo dito, kukuha natin. Sige po. So, Tuesday po, next week. And yun na po yung Dok, ang maximum 20,000 budget. Oo, baka sobrang. Okay, thank you, Dok. And ito po mga kalingap, bago ko po ulit ihatid sila Diane. And dito pala si ano, si Mel Humabol. Hello po. Nakatayo. At si ate. Hello, ate. Hello po. Ate, narinig mo ang magandang resulta? Opo. Masaya po. Yun. At ngayon po ay si Diane po ay scheduled na po siya sa next Tuesday sa kanyang operation na ba yun, Diane? Opo. Sabi ni Doc, no? So, anong nararamdaman mo, Diane, na ito na, tuloy na, tuloy na? Nakakabahan po. Nakakabahan talaga. Naibaba yung kabahan. Natatakot ka? Hindi mo doon. Na baka hindi mo kayanin? Hindi mo po. Kinaya ko naman po nung eh, hindi ka natakot kanina sa sabi ni Doc na medyo susungkitin niya daw kasi medyo ano na, bumaon na ang bakal. Tulog naman po kanya. Pero kahit ano, anong pagsubok ang harapin mo doon sa operation, kakayanin mo. Okay. Para matanggal na. Ayun, so masaya po tayo na ano, pwede na siyang tanggalin, sabi ni Doc. Sabi nga ni Doc, di ba parang 4 months lang kanina, pwede mo nang ibalik. Schedule po talaga yun. 4 months lang. Kaso natagalan lang dahil ano, sa budget. Eh ngayon, ano ang magiging reaction kaya nila mama at papa mo na tuloy na kasi nag-schedule na tayo eh. Siyempre po, magiging masaya yun. Kasi ano, parang hindi na po nila po problemahin yung pambuka. Hindi na? Hindi kaya, na ano ang next mong ano na ito gagawin pagkatapos kanya na naging successful na ang operation? Anong next step? Ga-apply ka ng work or trabaho? Ano, school? Pahinga muna, syempre. Pahinga. And magdagda-try po akong mag-apply nga sa college. Okay. Pero ano yun? Step by step naman. Di natin sabay at mamadaliin. Ayun po. Unang-una po, maraming salamat po kay Kaling Akdan kasi kahit malayo po yung bahay namin, nakarating siya dun para tulungan kami. And dito po sa sitwasyon ko ngayon. And sa mga viewers po na nagpapabot ng tulong, maraming salamat po talaga. Na-appreciate ko po talaga. And syempre, hindi dyan magtatapos dyan yung pagtulong ko. Kunyari, naging successful na operation, hindi naman dyan matatapos. Madadagdaga pa at kung ano pa yung maabot kong tulong, ay gagawin natin. So, okay lang naman na pagpapatuloy natin ang mga vlogs. Opo. So, ilang kanta pa ang iahanda mo? Na ano pala ang next song mo, Dyan, para ma-inform na ang ating viewers sa mga nagustuhan ng boses mo. Ano po? Hindi ko po alam. Come What May. Isang sa mga request. Pwede? Apo. Ara din po. O sample. Hindi ko po ano lang? Teaser lang. Hindi mo. Chorus lang. Hindi pa alam. Pa, hindi. Pero alam yung kanta. Apo. Ibang kanta muna. O alam, ano lang. Siguro may onting alam kang kanta dyan. Na pampasabik sa mga viewers. Kasi matagal na rin kitang hindi na vlog ng kumakanta, kaya
sample, mga nakamiss niyan. Ito na po, kakanta po yun sa tema. Kung ano lang yung nasa isip mo na, ma'am, ano lang, mga 10 seconds lang ulit. So, ito po, pagbalik ko kay ate, nagsabi naman siya na kakanta siya. Kaya, abangan niyo din po si ate. Yan. I'll go to yan. Konting ano lang, pasulyap. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The night would seem so long. Yun na? Hindi ko pa talaga nangyari yung isa. Sige, yun muna po. Babitin daw muna po kayo. Nothing's gonna change my love for you. So, aaralin po ni Diane. Naano ako, nagugulon. So, ay, ito. Hindi ko ba talaga kabisa? So, kabisado yung mga, pagbalik natin, haaranahin po ang ating viewers. So, ate, pwede pong magpa-video. Then, meron po tayong iaabot ulit ng blessings kay Diane. Matuloy na po ang ating operation. Kaya, sabi nito kanina, di ba, more or less 30,000. So tama si Papa mo, galing ni Papa mo mag-compute, no? Pero ngayon, may hindi po na tayong 8,000 pesos. So matatagdagan pa sa tulong po ng mga nagpadala. Ito po, unang-una si Jelly Rodagna. Nagpaabot siya ng 1,000. Si Ma'am Jelly. Thank you kay Ma'am Jelly. Thank you po. Thank you po kay Ma'am Jelly. And ito po, next po si Ed Ekrug. Nagbigay din po siya ng 1,500. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 5. Si Sir Ed Ekrug. Hi, Kuya Ed po, maraming salamat. And ito po, si Manay Liz. Nag-abot din ng 2,000 si Manay Liz. Ito po. Thank you po kay Manay Liz. Yeah. And syempre, naroon po huling nagpapat si Ma'am sure. May Villanueva. Nag-abot siya ng 1, 2, 3, 4. 5,000 po galing kay Ma'am May Villanueva. May Villanueva. Thank you po kay Ma'am May. So ito, magkano na yung total na yan? So 5,000 plus 2,000 plus 2,595. So magkano na total natin? 75. Tama ba? 8,000 yun, di ba? Plus 95. So meron na pong total of 17,500 si Diane. Ayan na. Wala pa dyan yung ano ko ha, yung share ko. So, pero sure naman na natin yung ano, yung operation na matutuloy. Kaya, ayan po, salamat po. Siyempre, kay Taniki po, handa po mag-abot ng ating kailangan sa kanyang operation dahil isa po siya sa mga ano, gustong makatulong talaga. So, ano masasabi mo sa mga naibigay niyan? Una po, maraming salamat kay Kalingap din. And then, sa mga viewers, so, maraming salamat. Kahit hindi niyo po ako kilala, tutulungan ko. And then, ano ang pakiramdam mo na nadadagdagan ng ipon natin? Ano po? Masaya. Masaya? Na kahit hindi mo kakilala, na natutuwa at na ano, nag-aabot sila ng tulong, no? So, ano ba ang pakiramdam din? Simula nung ano, maraming nag-aabot na appreciate ka, ano nararamdaman mo? Sobrang saya po, talaga. Kasi, ano, kahit malayo po, kahit hindi ko naman po kakilala, talagang tumutulong, handang tumulong po. Maraming salamat. At ang dami din nagsasabi na gusto ko nila maging part ng Kalingap Angels, yung masama kay Kalingap Rab. Siyempre ako, gusto nilapit naman din kita kay Kalingap Rab dahil gusto kong mabigyan ka na mas maraming tulong na talagang maibibigay yung mga pangangailangan nyo. And sabi naman ni Insan Rab, siyempre busy siya eh. Napakadami din yung mga beneficiaries, kaya ano lang, kung sakaling mapuntahan kayo, ano naman, hindi man ako magdadalawang isip na ibigay ka sa kanya. Kaya abangan lang natin, pero hindi ko may papangako, Diane. Pero hanggat nandito ka, natutulungan kita sa channel ko, is tuloy-tuloy naman. So okay lang, masaya ka naman. Masaya. And snacks muna tayo bago po umuwi sila, Diane. So Diane, kamusta naman ang pamumuhay nyo ngayon? Pamumuhay po, medyo gumaan-gana po.
Bakit? Wala na yung isipin namin sa akin. Ah, so dati is dagdag yan sa problema nyo. Opo. Kung paano nyo papatanggal. So ngayon, ano na lang ang madalas nyo iniisip? Ano po? Wala sa araw-araw. Panggastos talaga. Hindi pa ba nakahanap si Papa mo ng trabaho na permanent? Hindi po. Mahirap maghanap ng trabaho talaga? Ano bang mga pinapasukan or mga kayang gawin ni ni Papa mo? Sa construction po, dati nagpo-construction siya. Tapos ngayon po, sa siya, sa bukid. Kung ano talaga ang pwedeng pagkakitaan. And, pero si Papa mo naman ay masipag, no? Talagang naghahanap ng paraan na may ibigay sa inyo. Opo. Kapag may pera po yun, hindi yung madami po na yun. Hindi naman tamad sa araw-araw, hindi naman. Tama yan. And si Mama mo, kamusta naman si Mama mo? Si Mama mo kasi mukhang masiyahin lagi. Parang hindi nainis pang problema. Opo. Pero close naman kayo magkakapatid, magkapamilya. Ano sabi ni Niga? Ba't di mo sinasama si Niga? May nag-aaral po. Ayaw nga pala. Alam niya na ba yung ginagawa nating mission para sa'yo? Okay, alam niya naman. Masaya naman. Ano lang yun, parang nahihiya sa camera kaya minsan hindi na. Mm-hmm. Nagpa-picture nga yun, ano? Apo, ay, may nag-message pala sa akin, Dayan. Ano yata siya, asawa ng kapatid mo? Nag-message siya, babae, nakalimutan ko yung pangalan. Doon ka daw tumira nung nasa Manila ka. Ah, opo. Tapos, nakapanood niya kasi yung vlog natin. Tapos nagpapasalamat siya na tuloy-tuloy yung pagtulong. Ah, opo. So, yun, napanood ka niya. Ano niya, kapatid? Hindi, asawa ng kapatid mo. Asawa. Yun. Yung babae ang asawa, di ba? Anong gusto mong sabihin, Dayan? Anong kwento ka naman? Ano ba ang buhay niyo dati bago kayo na nakilala? Ano po? Lubog sa utang. Kasi wala naman pong permanenteng trabaho si Papa. Minsan lang makapagbigay ng pera nga po. Hindi yun, utang sa tindahan kapag wala ng tigas. Utang para sa mga pangkain yung araw-araw. So paano niyo nababayaran yung mga nauutang niyo? Minsan po, kapag nakaka-extra nga po si Papa. So, pag mayroong pangbayad, tsaka na nakabayad, buti pinapautang pa kayo ng tindahan. Kahit kilala naman po, kilala naman so far. Wala bang naiwan na mga pamana, ang magulang ng mama at papa mo sa inyo, mga lupa? Ano po, yun sa side ni mama, lupa. May sarili na silang lupa. Pero yung tinitira nyo ngayon ay sa inyo yun, di ba? Hindi po yun sa amin. Sa lolo ko nga. Oo, sa lolo nyo. Pero kayo na ang nakatira doon. Opo, pero hinati-hati na po kasi yun. Parang aalis na rin po kami. Aalis na kayo dun? Kailan? Pero may lupa naman po kami sa sa palabas ng Isang lugar, doon din? Doon din po. Mas malapit? Mas malapit po. So sinong titira doon sa lupa na tinitira nyo ngayon? Yung mga kapatid po ng lolo. Okay. Hinati na po. So mas malaki ba yung dilipatan nyo o mas maliit ang lupa? Medyo malaki-laki. Malaki-laki naman. Paano yan? Wala pang nakatayong bahay doon? Wala pa po. And kailan nyo namang balak maglipat? Hanggang kailan na lang kayo dyan? Wala naman pong sinabing kung hanggang kailan. So wala pa. Pero yun yung plano. Pero at least meron kayong sariling lupa nyo na. Meron. So next, susunod yan ay bahay nyo naman ang iisipin nyo. Okay. Magpapabahay na yata si Mapabahay na tayo. Medyo joke lang. Pero matagal pa naman yun, no? Opo, matagal. Pero malay natin na, Dayan, medyo tumaas ang aking YouTube channel. Makapag-sponsor ako ng mga materialis na kailangan nyo. Tataas ko yun, manifest. Wow. So, ayun. Next year pa naman yan or mga next year pa? Matagal pa? Matagal pa po. Huwag muna natin isipin. And ito po, mga kalingap, tapos na po kami at kami po ay uuwi na. So, Dayan, ano gusto mo sabihin sa ating mga sponsors at mga viewers? Maraming salamat po unang-una po kay Sir Ed, kay Ma'am Jerry, kay Manay, and then kay Ate Mai po. Maraming salamat. Bye-bye po. So, yun po. Bye-bye po, Ate. Bye-bye po. Thank you ulit sa pagsama. Thank you din po. And Han, thank you din. Salamat po sa panonood. So, ayun po mga kanina. Thank you po sa mga nanonood. At
sa mga nagpabot po ng tulong para po sa operation po ni Diane. Thank you po sa mga nagbigay at nagdagdagan po ang ating ipon. Ayun, sa mga gusto po pong magpabot ng tulong, message lang po sa Facebook page, Kalingap Dan. So thank you po. God bless you.